patikim pa lamang po yan at yung kabuuan niyan ay mas ma-appreciate natin at mas mararamdaman natin sa December 25. Galing, di ba? Galing ni Direk Shugo. Wala ka bang ghost director? Parang ghost writer lang. Ayan. Siyempre, umpisa na po natin ang ating Q&A portion. It's nice na nandito tayo sa loob ng sinehan para baliksine. Direk, bakit Nanahimik Ang Gabi? Yung Nanahimik Ang Gabi, kaya po siya, ganun ang title niya. It's because the whole movie happened one night, isang buong gabi. And also, it pokes the question hanggang saan natin kayang manahimik para sa sarili nating interest o para sa mga inaalaga nating sikreto. O kasi lumabas yung Direk, walang sikretong hindi nabubunyag. So may sikretong malalaman ng audience pag napanood nila ito sa ending? Yes po. The three characters in one house, mysterious yung connection nila. Mysterious din yung pagdating ni Mon, sino si Mon, ano yung connection ni Ian kay Heaven, Heaven to Ian. And of course, part nga, based sa ano natin in the trailers, Ian and Heaven is in a secret relationship. Nagkikita sila dito sa mansion na to isang gabi. And of course, pagdapasok ni Mon, that one night of illicit affair suddenly turns into a nightmare. Okay, so illicit affair, Direk. So parang nababasa namin kanina, parang papayag ka ba, Ian? Sugar daddy? Dahil si Heaven ay sugar baby? Papayag ako na ano? Na ikaw, sugar daddy ka. Sa character ko, oo. Character, oo. Yan ang character ko talaga as chief at siya ang aking sugar baby. Matagal ako hindi nakapasok sa sinehan. Iba pa rin talaga pag ganyan ka big screen. Kahit na snippet lang yung pinanood natin, parang nakakatuwa lang na ito, ganito na ang dami natin dito sa loob uli ng sinehan. And hopefully, mag-translate yun sa December na maraming magbalik-sine yung mga tao talaga. Ayan. Heaven? Oh. Paano napapayag si Heaven na tanggapin yung role na napaka-sexy at medyo daring ka dito? Siguro po kasi nung nabasa ko yung script, sabi ko, sobrang ganda net nung message na to eh. It's also for our generation. And kasi diba parang sa generation namin yan, sobrang umiingay yung, I wanna be a sugar baby, I wanna be this, glamorous life and everything like that. Pero I think this film kasi, it sends a message that kung sugar baby ka, you also have consequences. And those consequences, sometimes hindi ka ready. Hindi mo alam na, malala pala, you know, and every choices that you make in life, lagi may consequences, whether it's good or bad. So sabi ko, I want to be part of this film that is thought-provoking. Suspense thriller to, parang nakakatakot yata masyado rito si Mon. Ano ba yan? Paano mo pinagandaan yung character mo, Mon? Actually, isa ito talaga sa pinaka best characters na aking nagawa. Nung sinabi to ni Direk Shugo sa akin, pagkabasa ko ng script at nalaman ko na yung character na gagawin ko. Sobrang excited ako. So, nag one-on-one meeting kami. Nilatag ko lahat ng mga pwedeng sabi ko. Input mo? Yes, yung mga inputs ko. Of course, yung aking the usual na ginagawa, yung part ng aking preparation, yung method acting na tinatawag na ginagawa ko. Yung mga immersion ko na nalabas na rin yan ng mga ibang press releases namin. Actually, 4 days ako sa Baguio. Nag-stay sa bundok. And prior to that 4 days, mga 10 days ako sa Pangasinan. Kasi ano yan eh, part nung aking journey papunta doon sa mansyon na kung saan nandun sila. Totoo ba? Connected yun. Kaya kinunek ko sa preparation ko. Grabe yung immersion mo ha. Totoo. Totoo yan. Okay, good afternoon. Congrats muna kasi talagang maganda yung movie. Congratulations, Ian. Ang ganda. Oo. Ikaw ba, Ian? Kasi eto laging tinatanong no, sa mga nagpapapress ko sa Film Fest. Ikaw ba umaasa ng award? Oo. Hindi. Parang hindi yun ang motivation naman para
gumawa ng mag-shoot or para gawin yung eksena. Pag meron, meron. Pag wala, wala. It doesn't really, ano, parang hindi naman siya goal. Pero itong script kasi nga, yung movie, ang daming pinupost na questions eh, about us, about our society. It's not a movie that promotes, for example, violence. It's actually pointing out certain things na parang, katulad yun, napakadami natin kilalang may sugar daddy, sugar mommy, sugar ganyan. Pero sa society natin, parang naging okay na, naging tanggap na, di ba? Pero sa totoo, yung mga anak ba natin, gusto natin maging sugar baby, sugar daddy, sugar, you know. Yung mga ganun. So, ang daming mga ma-introduce na mga tanong din sa sarili natin pagtapos natin mapanood to. Tsaka yung mga bagay na hanggang kailan tayo mananahimik sa mga certain moral issues at tsaka i-question yung values natin. So, yun yung start ng buong project na ito nung nabasa namin lahat yung script. Talaga. Wow! Tsaka ang hirap hulaan kung saan papunta. Kaya excited kami ipakita sa lahat. Ang bongga, nung sumisisid ka, di ba? Mm-hmm. Naka-white na panty, tos, black pantas. Na ba? Oo, di ba? Ito ba, meron bang ahasahan dito? Kasi may mga nagtatanong, sinisid mo rin daw ba si Ian, if ever? Meron bang ganong eksena? Siguro, Sir Jun, ang masabi ko lang, pag napanood itong film na to, kayo na po mismo mag-decide kung sinisid ko ba si Chief. Oh, pero ang sexy mo, ang bongga. Maraming salamat, Sir Chief. Is it first time? Yes, first time ko sa film na to. Alam ni Direk Shugo po yan. Sabi ko nga nung unen, nung na-pitch sa akin po yung movie ni Direk Shugo. Sabi ko, my God, kaya ko ba? Kasi parang, syempre another milestone na naman ito sa career ko. And then, sabi nga, no, I kaming Rein Entertainment, alagaan ka namin the way na kung paano mo na-visualize tong film na to. Ganun din namin na-visualize. And so, they made me feel comfortable. And, ewan ko, nakakatuwa kasi parang, I can portray that kind of role pala. So, they pushed me to my limits and it's a different heaven that you'll see. Oo nga, kakaiba. At saka parang bigay na bigay ka. So, the during the shoot talagang nawala na yung hesitations. Walang heaven. Puro mean lang. Bongga, yan. Ian and heaven. Kasi nung shooting dati sa Tagaytay, na-interview namin kayo, hindi pa nakukunan yung mga intimate scenes. So, ang naalala ko, kinikwento mo nun, na kailangan para maging familiar kayo isa't isa, kahit off-cam, kailangan very physical na kayong dalawa, di ba? Like, sinasanay mo na si Heaven na medyo magkadikit kayo palagi. So, nung shooting ba, hindi na nagkailangan pa? Sa amin, yun, as it's part of our job as actors, we have to be physically comfortable with each other. Mm-hmm. Kahit kaming tatlo lang kami yung nandun talaga sa cast eh, di ba? So, yun ang isa sa mga unang requirements namin. Lalo na, ang pangit kasi pag sa eksena, first time magganyan kayo kalapit. Kahit anong arte mo, may awkward dun eh. Or pag nag-holding hands, may awkward dun. Unless, yun nga, komportable kayo. So, usually, sometimes before a movie, kung merong time for a workshop, you do exercises for that. Since bubble naman kami sa set, parang ganun, parang doon na rin namin, we do certain exercises na para comfortable kami. Ano mga exercises? For example, Ramon, ayan, Di, pwede naman kayo. Komportable kami ganyan. O kami heaven, komportable din kami ganyan. Pero normally kasi, pag ang dynamics, hindi naman kayo, normal situations, hindi ka komportable mag-holding hands sa katabi mo. Pero sa amin as actors, we have to be really comfortable. Yes, and I also think like ang exercises natin is like getting to know each other. Mm-hmm. You know, the deeper that we know each other, the more comfortable that we get. Yes, and minsan susubok kami mag-converse in character. We'll have a conversation, her as her character and me as my character. And wala, yung ganun, para lang masanay. Tapos ang kagandahan ng bubble kasi, unlike before na labas-paso sa shoot or sa taping, you have to go in and out of character. Pero when you're in a bubble, you can just be that person for 2 weeks, 3 weeks, or for the duration of the shoot. Pero hindi mo naramdaman kay Heaven yung parang hesitation at first because ikaw naman sanay ka na iyan eh. Si Heaven kasi yung bago. So, like the kandong scene and the pang-aakit scene and yun na, the kissing scene, di ba? Parang
For Heaven, medyo matindi na yon. So, ikaw ba? Ako hindi eh. Nasa mode ako nung chief eh. Mm, okay. So, yung character ko medyo dark talaga na malisyosong ano eh. So, wala. Habang kahit kumandong siya o ano, nandun din ako sa mode na in character din eh. Tsaka siya, kumakandong naman siya Not As Heaven eh. Nakikita ko si Mayan. So, nakita yung innocence niya. Yung sakto sa character niya. Kaya din siguro wala kaming ilangan. Mm-hmm. Kasi alam namin, malinaw sa amin pareho, we're both in character. Mm-hmm. So, kung naka-in character kayo, Ian, may nag-react ba? Ayun. Si Ogie yung nagtanong yan. Scene. Parang, Seiko Films ba to? Noong 90s? ST ba to? Diva Max. Alam mo, Jun Makagubo. Ang luma. Hindi, ikaw Heaven, hindi ka, yun nga, asmean ka na ng character na yun. So, hindi ka na nahirapan. Wala nang, kasi di ba hindi mo naman ito tinanggap agad nung in-offer sa'yo. Marami mo ng kwentong nangyari bago mo tinanggap eh. Mm-hmm. Oh, marami ka bang kinonsulta na tatanggapin ko ba to? Parang ang daring masyado. Yes. Actually, si Mom yung number one consultant ko po, Tito Oji. And then hanggang sa nag-compromise kami ni Direk Shugo with how I want it and how they want it. Kasi syempre at some point, hindi pa rin naman matatanggal talaga na may sexual scenes na gagawin for the film na to arrive dun sa story na yon. And so, yung about sa comfortability dun sa pagkandong ko with Chief, with Ian. How can I say this? Kasi he made me feel so comfortable around him. I feel like even parang... Even off-cam, diba? Like, yes, off-cam na parang... Hindi ako off-cam na kumakandong. Ayoko nang... hindi naman. It's just more like, since we're comfortable with each other, we get to laugh at each other's joke. Parang... yung pagkandong, it's work. It's not malicious parang sa personal life ko. And I think yun yung maganda sa aming dalawa is we have set the boundaries very clearly. And so once na I can see that siya, si Chief na siya, ang bilis kong mapunta ulit dun sa character as Mayan. Kasi parang itong kaming tatlo, it's teamwork kasi. So if ever na naiilang ako, parang nakakahiya naman sa mga veterano na aktor na hindi ko galingan, di ba? So yun po. Oh, alam niyo na, tanggap niyo na. Veterano kayo. Oh. Pero alam mo, ang galing, si Heaven, pinag-usapan namin ni Mon, para siyang veterana. Kasi, grabe, the way she attacked her character, super prepared every time, kaya galing. Hindi nagpahuli eh, no? Hindi ayaw magpaiwan. Thank you. Last na lang, anong feeling na nung lumabas na yung teaser ng yan yung kandong sinen, nag-trending agad kayo, parang lahat hinihintay yung scene na yon. Although yung movie nyo naman ay hindi naman sexy, di ba? Hindi naman sexy film ito, kundi thriller. Anong pakiramdam lang na parang ang dami na agad na excite panoorin? Actually, sexy yung movie in terms of psychological. Uh-huh. And yun nga, it's medyo twisted in many ways. Nakita nyo naman yung handcuffs, na mga ganong scenes. Tsaka yung mga swimsuit scene mo. yun, nakaka-excite lang kung ano magiging reaction nila. Pero yung iba kasi parang halo-halo eh. Yung iba pwede mo isipin, ay naku, they're promoting sex. Yung others naman, sasabihin nila, oh, it's good. They're pointing out certain things na na mali sa society or sa yung ganun. So, iba-iba sila. And until mapanood nila yung buong pelikula, tsaka lang natin makikita yung feedback na nila. And whatever naman, importante, panoorin nila, di ba? Yun naman ang mahalaga. Yes. At tsaka importante rin yung, yun nga, yung mga pinopoint out ng story talaga ni Direk Shugo as the writer and director. Thank you very much and good luck. Thank you. Nako, bongga na yung vlog mo. More than 10 minutes na yan. Pwede nang monetize na yan. Ilang ads din yung maisisingit mo siya. good afternoon, everyone. Oliver Carney from Hollywood Press. Taga Hollywood siya. I have a website called HollywoodFlip.com. Ang question ko, so every year, tinitingnan nila kung ano yung top 5 na mangunguna para panoorin
for the rest of the film festival. So are you hoping na yeah, sa top grossing maasa ba sila na maasa ba kayo na nandun kayo sa top at saka ano ang selling point na kung halimbawang ito po yung movie na ito, would you consider na top 5 na pupuntahan ng mga tao? Ano ang laban nito sa Film Fest? We hope it gets into the first five of the... So parang sabi nga namin, after nyong tumawa, after nyong umiyak, subukan nyo namang kabahan at matakot. We think Nanahimik Ang Gabi is the only suspense thriller. So I think may audience din nito. May mga barkada, kaibigan o kahit pamilya na or mag-asawa, mag-tsota, magka-relasyon na silipin yung pelikula namin. We just really hope the audience comes back sa sinehan kasi iba, kagaya nga po na nabanggit kanina, ibang-iba yung experience sa loob ng sinehan. Parang ako nagpa-flashback every time. I'm so happy when we were announced as one of the in competitions na pelikula sa Film Fest kasi nagpa-flashback ako dun sa kabataan ko na nanonood ng sine tuwing Pasko. It feels nostalgic. Sana may balik natin yon na sa Film Fest po na ito. At saka maidagdag ko lang, parang kakaiba talaga yung Nanahimik eh. The usual films kasi pagka Christmas, 'di ba? Family, drama, comedy, horror. Itong Nanahimik, bihira na magkaroon ng MMFF ng home invasion thriller. Malaki kasi yung ibinigay ng pandemic sa mga audience natin na parang na-educate Effect. Sila. Kahit sa Netflix, yung mga suspense thriller ang lalakas eh. So naniniwala kami na magiging one of the top 5 ang aming pelikula. And to add lang din, what's unique about the movie, I think it's here in front of you. Kakaibang Tambalan, Ian, Heaven, and of course, Simon. So for first time, you'll see them in this kind of roles. Hindi ka nahirapan direct na i-direct tong tatlo. Sobrang thankful kami nung... At sa simula pa lang, we knew, the producers directly na si Philip, we knew that the casting will be very tricky. Kaya nung nag-yes si Ian, si Heaven, and Simon, we felt like, yun na, 90% of the ano is done. And nung... They showed up on set, yung character, imbibe na nila, they went the extra mile. I was telling them na parang they went the extra mile. Kasi demanding yung script eh. It was very physical. Maraming habulan, hilahan, sakitan. So, they were very generous in giving it yung binigay nila dito, ibang klase. Papasalamat kami kay Heaven for trusting us sa pili sa material na to sa kanyang unang mature no medyo sexy role and yun wala sobrang thankful kami na sila yung cast namin. Kami rin naman direct sobrang thankful sa of course sa aming director at sa Rein Entertainment. Grabe kung alam niyo lang kung paano nila kami alagaan during our shoot. Iba ang kaya naman nagka-award ang Rein Entertainment ng Eddie's Award, di ba? Recently, congratulations. Ako first time ko makatrabaho with Rein and si Direk Shugo. Oh. And fan ako ng Bagman. Kaya nung nalaman ko na si Bagman, oh, Direk Shugo ang ganda ng script ng ano noon. So, sabi ko, okay to. Tsaka yung mga shots. Tsaka pampasko talaga tong ano no, Nanahimik Ang Gabi. Dahil ang English, ano nga to, title ay Silent Night. Hindi lang natin alam kung holy ang night. Ayan. Sino pang gusto magtanong? Thank you. Congratulations and good luck at this film. Mel Hello, Navarro. Bro. Hi. Good afternoon, baba. Ay, question ko kay Direk Lino. Direk Lino? Hi, Direk. Bilang relatively new producer, di ba? Tapos coming from pandemic po tayo, ano po yung learnings ninyo or challenges sa paggagawa ng pelikula, pag-produce ng pelikula sa ganitong negosyo, Direk? Sundan ko yung sinabi ni Ian. I think as a society, tayo lahat,
ang bigat ng pinagdaanan natin nung pandemic. Challenges personal, at work, financial. But may silver lining lagi. May rason kung ba't nangyayari ito. Hindi man natin naiintindihan. Sa industriya, tingin ko isang naging epekto yung sinasabi ni Sir Ian. Yung lock-in, I've talked to so many producers, so many directors, so many actors na sanay ho tayo yung lagari. Ngayon, ano ako, police. Monday, Wednesday, Friday. Tuesday, Thursday, kakanta ako sa mall. Saturday, once upon a time, o kaya ano. So, minsan, dala ng pangangailangan tsaka how our system is set up. Yung tatalon ka sa iba't ibang mga role. Yung kagandahan ngayon, whether you're in ABS, you're in GMA, you're doing something for Star, for Viva, for us, maliit na kumpanyang Rein Entertainment, parang nagkakaintindihan yung mga director, yung mga producers, yung mga actors, that we dedicate ourselves to one movie or one series. Tapos nagkakaroon talaga ng affinity sa material. So sundan ko yung sinabi ng mga actors natin, yung 3 weeks na yon. Di ba, Philip, naalala mo nung nakilala natin si Ian? May kabar kami ng konti kasi yung nakilala pala namin si Chief na, hindi si Ian Veneracion. So napaka-bait and accommodating when we were doing our rehearsals. Tatlong araw kami outside of the set. Pagdating sa set, biglang may konting kaba nung kinamayan ko. Kasi dala-dala niya na pala yung pagiging pulis niya na may konting kalokohan na malalaman nyo na lang pag pinanood nyo. Ganon din yung kay Mon. Big fan ako nung General Luna, big fan ako ni Mon Confiado. Nung nakausap ko siya doon, parang may tinatago siya sa akin. Ang dalas natin mag-usap. Yung pala, yung tatlong linggong yon, dala-dala na nila, ninamnam na nila kung sino sila. So I think you will see throughout the Metro Manila Film Fest, extraordinary performances. You'll see great movies, magagandang mga palabas at pelikula. And sana nga, catalyst or momentum sa direksyon na pupundahan ng industriya natin. Sorry, napahaba. Yun lang. Direct follow-up. Meron ka bang next movie in line or in the pipeline for your production in Opo, the future? Hopefully, after this, no, may nakausap na ho kaming mga kritiko o mahilig sa pelikula. Talagang pinipilit ho kami to do a follow-up with Direk Shugo and the cast. We'll wait for the box office, pero tinatanong nyo nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ang sigurado kami, napakaganda ng pelikula. Yun lang yung masisiguro. At dahil napakaganda, gusto namin mapanood sana ng mga kababayan natin. What's next? We want to do something again. Meron kami mga iba pang projects, pero siguro we'll kwento ho namin. But ito particular, mahaba yung buhay nung kwentong to. So excited kami na mapanood nyo, tsaka masundan pa ng iba pang mga kwento. Sanga-sanga ho yan. Yung tatlong yan, one, part 2, part 3, part 4 yan. Kasi maraming kwento ho lahat yung tatlong yan. Napakalalim. Salamat, Direk. Thank you, Sir Mel. Direk Shugo, ang question ko po, kayo po ang nagsulat ng script. Yung film po ay isa sa apat na unang nakapasa sa MMFF bilang sa screenplay po binagbasihan. Nung sinusulat niyo po ba ito, intended na po ba ng producer o kayo po bilang director at writer to submit sa MMFF? Of course, there's always that hope. Siyempre, sinong hindi gusto makapasok sa Manila Film Festival. Sabi ko nga, bata pa lang ako. Correct. Nandiyan na ako, nanonood na ako. Sa ano, balang araw, may pelikula rin akong palabas dito. Okay. So, during the writing, we really hope. Pero syempre, hindi naman natin alam kung papalarin. So, when it was announced na, lalo na nga, yung material namin is, banggit nga po na hindi siya katulad ng nakasanayan na sa pelikula sa Manila Film Fest. Sobrang tuwa kami. Sobrang saya. So, it's an additional motivation for us when we were on set na pasok mas maraming Pilipino makakapanood. Ayun po. Napansin ko lang po sa mga projects nyo, si Mon is favorite actor nyo. Signature actor nyo ba siya? Or coming from a very deep friendship yata, di ba, Direk? Obo, husay eh. Parang maraming mga characters that only Mon can... Award-winning naman si Mon. Last question ko, OGK Ian. Parang first time mo ba kumanta sa pelikula? Kasi nakita ko kumanta ka dito. Nagpiano ka at kumanta? First time ko ba? Hindi. So, dati sa TV series, meron. Pero... For a movie? For a movie, I think so. Pero ito, ano naman siya eh. Kantang pulis.
Alam mo yun, hindi kantang singer, hindi kantang ano, kantang pulis, kanta para sa sugar baby niya. So, yun eh. Hindi mo masyadong ginalingan. Sinubukan kong hindi galingan. Joke. Hindi, in character talaga yung kanta, 'di ba? Hindi naman siya yung kantang magpapaka pang-concert na kanta. Eh. So, in character pa rin lahat 'yun. Okay, thank you. Maraming salamat, Mel. Si Jerry Oleo ng PEP kay Direk Shugo. Sabi nga ni Direk Lino, extraordinary performances. Sa tingin mo ba, malakas ang laban nila na manalo ng acting award, yung tatlo? Why not, Direk? Sana po. Sana. But really hope the jury sees how brilliant they acted the roles in the movie. Ano yung parang ano, pinaka mahirap na pinagawa mo para sa kanila na nagawa nila? Dami. Sabi ko nga po, physical kasi yung... isa po siguro sa pinakamahirap is this is a suspense thriller mystery. Marami silang tinatago eh. Also isa sa mga challenges nung shoot po, nabanggit nga ni Derek Philippis, dahil gabi, so puro gabi kami lahat. We didn't want na so baliktad yung araw namin para kaming nasa Amerika. Tulog during the tulog day. Sa day. Sa gabi nagsushoot. Paano ba lang mga vampira? Vampira, yes. So parang somehow we imbibe that feeling na parang it somehow affects you psychologically eh. Yun po. Okay. Yun naman sa tatlong artista, nasabi nga na no, dala-dala ninyo na agad yung character pagpunta nyo dun sa set, magsushoot kayo ng 3 weeks. Kailan nyo naman naialis yung character na yun na kumbaga naialis nyo yung chip sa'yo, Ian, kay Mon, kailan mo natanggal yung character na yun? Ang tagal mong pinaghanda, nagpunta ka ng Pangasinan and Baguio at ikaw rin Heaven. Ako medyo nahirapan eh kasi kung tawagin, de-rolling. Yung de-roll, ang hirap niyang, especially yung sa akin, kasi ang dami talagang layers nung pagkakasulat ng karakter. Tapos inabsorb ko talaga siya, sabi ko nga, namundok ako. Pag napanood niyo yung pelikula, maiintindihan niyo yung pagka-mysterious eh. So, hirap na hirap ako. Parang matagal bago ko siya nabitawan and physically nag-suffer din yung aking look kasi nakita niyo naman yung itsura ko doon sa pelikula. Madaming sacrifices, sabi nga ni Direk, masyadong physical yung aming mga roles, maraming beses kong nasaktan si Madaming pasa. Si Ian din, ganun din. Napakaraming physical na nasaktan ko siya. May one time pa, munti kong madurog yung daliri niya, naapakan ko yan. Nakita niyo yung boots na naapakan ko yan. Talagang pumilipit eh. So, mahirap talaga. Tsaka hindi naligo si Kuya Mon nun. Namin mo ba? Totoo ba, Mon? Hindi ka naligo? For how many days? Nag-toothbrush naman ako. For how many days hindi ka naligo? Actually hindi ko inaalis yung costume ko the entire shoot. Kasi nasa Tagaytay kami. Pag-uwi namin doon sa aming hotel, hindi ko na yung tinatanggal. Bakit? Part ng aking method, nakakatulong siya eh, sa akin as an actor. Ayoko siyang bitawan. At actually sila very sweet, iba yung kanilang motivation sa set. Hindi ko sila masyadong pinagkakausap pag nag-roll na. Before our take, ayan, sabay-sabay kaming nagkikwentuhan, dinner, pero once na ano, nandun lang ako sa kwarto ko, sa standby area. So sinasadya mong hindi makipag-usap sa dalo dahil... Hindi masyado dahil hindi ko sila... Baka maging ano kami, mawala yung ano. Grabe yung immersion mo talaga. Tamo, ilang araw ka hindi naligo, no? So hindi ka bumitaw sa character, yung mga kasama mong bumitaw sa'yo dahil naamoy ka nila. May pagkaganon, ayaw nila maglalapit. Nakakaloka. Kay Heaven naman, saka kay Ian. Sa akin po, namulat kasi yung mata ko after this film eh. So I think yung lesson na I got from the film, parang ano na siya, etched in my heart, kumbaga. Siguro,
ang tagal lang din na, kasi itong production na to, sobrang, hindi ko alam, para kaming pamilya. Parang ako yung baby girl nila. Kasi full of guys, kasi sila yung buong prod. And nakakamiss to be working with them, di ba? Also, syempre, yung with Chief, ba't yung tingin mo? Huwag kang ganyan tumingin. Dahil na-conscious naman si Hayley. Na-conscious ako. Pero, pag na-conscious ka. Pagtapos na ang lahat ng pinagagawa natin sa shoot, ngayon ka pa na-conscious sa akin. Wow. Ibig sabihin, nakabalik ka na sa mundo. Oo, sa mundo nakabalik ng tao. Na na ako. So, ayun lang. Nakakamiss lang working with them. Kasi ibang klase. Ibang klase talaga yung galing tsaka yung bait nila. And yung love nila dun sa craft na ginagawa namin and for this film. Ikaw pa ba yan? Ako naman, once, kasi you can only play a role that is a part of yourself. So, once na-introduce ka dun sa part ng sarili mo na ganun, parang na-meet mo na yung ganung part, no? Hindi mo naman ma-undo na yun eh. Nakilala mo na eh. So, hindi mo lang siya dadalhin na araw-araw, pero alam mong nandun na yun. Kumbaga, for example, you're playing a role of someone who's really violent. Eh, hindi ka naman violenteng tao. You have to find that in you. Kung bakit mo gagawin yun. And pag nahanap mo, na-meet mo na yung violent part mo, for example, edi yun, magkakilala na kayo. Hindi mo siya dadalhin, pero after ng movie, kakalas ka doon, pero hindi mo rin ma-unlearn yun eh. Kasi nakita mo na yung part ng sarili mo na ganun pala. So, yun, any character that you play, ganun naman. So, on a micro level naman, parang sa eksena, kung if I spend 10 minutes getting into that scene, that particular scene, you also have to spend that same amount of time getting out of it. So, ganun din in character sa buong movie. For example, 1 month ka para nandun ka talaga in character. So, ganun din yung time pagkalas. Anong reaction mo nung matapakan ni Mon yung ano mo? Sinipang. Hindi. Ano yun eh? Wala yun. Dapat unconscious na ako nun eh. Naisip ko lang, papa-x-ray ko siguro to. Baka may bali. Bali yung... Kasi bigat ng boots niya eh. Tsaka solid yung takong niya. So, sige, malamang magpapa-x-ray ako mamaya. Yun yun, yung x-ray nang nakita nila. Yun, yung hinampas mo ako. Hindi ka nag-cut. Hindi nag-cut. Hindi ko nga alam eh. Sinabi lang niya nung nakaupo na kami. Sakit lang, lalo sa daliri. Sakit pa. Oo, sakit. So nakita niya, uy, ba't dumudugo? Sabi niya, sorry, hindi, wala. Sorry. Meron bang time na umiyak si Heavy dahil pagod na siya, dahil ang dami niya ng pasa? Oo, pero hindi namin siya pinapansin. Nakayaan namin siya. Kasi in character naman eh. Yung lahat ng eksena kasi pagod ka. Opo. Diba? Nakakapagod naman kasi talaga yung chase, yung the whole film. Pero grabe dun ata may time na, ano ba yung tawag dun? Hindi ko alam na kaya ko palang gawin yun. Kasi si Direk, sabi niya, hindi, kaya mo yan. Sabi ko, kaya ko ba talaga? Parang he believed in me before I believed in myself. May isang eksena, you conquered your fear. Oo, may isang eksena. Ikaw ba magsabi? May isang eksena na when na nasa script pa lang si Evan, parang she had this fear. I had this trauma that I had to overcome for this scene, film. Ganun ka ano yung binigay nila dito sa pelikula. Oh, tsaka yung pag-wear ng swimsuit na yun, kasi we shot this in Tagaytay. So isipin nyo, in the middle of the night, ilang degrees yun. Iba, nagsasayaw pa siya. Kala mo, hindi malamig. Tapos pa ilang beses din yun, and it's drizzling. So, it's very cold. As in, pagkatapos talagang, ano tawag yung foil? No. Parang warmer. Binabalutan po talaga ako. Tapos binablower ako para akong basang sisiu. Yun po yun. Kay Heaven, ano naman ang reaction mo na nakita mo yung snippets nga ng ano, no? Sa big screen? Eto ka na, ito yung first major role mo. Kumakandong-kandong ka pa kay Ian. Anong reaction mo nung makita mo? First time ko nga mapanood yung snippet po na yun eh. And first time ko rin makita yung sarili ko ng ganun. Parang akong, ha? Si Heaven ba talaga yan? Parang I didn't see myself doing it. I think sobrang, I gave my all in this film. And the one that you'll see in this film is Mea, not Heaven. So I'm just so excited to watch the whole film. Kasi haven't watched. We haven't, no? We haven't pa. So I'm excited.
isa lang question. Ang Rein Entertainment gumagawa rin naman sa Viva Max. Ikaw ba kaya mo yung ginagawa ng ibang Viva Max stars? Hanggang saan? Siguro ibibigay ko na po sa kanila yun. I think when it comes to my craft, I am siguro parang planado lahat ng ginagawa ko, lahat whatever I choose, whatever character that I put myself into. Parang everything is calculated, and so I don't think I can see myself in that kind of sense, but like parang it's also I want to respect also the parang my parents' opinion. So if hindi okay sa kanila yon, I think I respect that, and so yeah. Si Mon, isa yan sa pinakamabenta sa Viva Max. Di ba? Anong pwede mong halimbawang, paano mo ko kumbinsihin, halimbawa yung ibang sexing, halimbawa kagaya ng artista ni Heaven para subukan ang Viva Max? Siyempre, hindi natin mapipilit yung, kumbaga, kanya-kanyang limit yan eh. Yung aking kasi, medyo malawak yung aking pang-unawa as an actor. Wala akong masyadong mga inhibitions eh, katulad yung mga love scene. Parang kumbaga, siguro sa tagal na rin sa industriyang ito, wala na ako masyadong kinatatakutan, kumbaga, kahit anong role, okay sa akin. Ang mas importante sa akin, ma-execute ko siya ng mabuti at maganda at ma-deliver ko siya ng ayon sa kagustuhan ng production at director. Regardless kung love scene yun. Last question ko na lang for kay Ian. Ikaw ba may kinatatakutan kang role kung si Mon wala raw? Ako, for example, in movies, kunwari katulad ito, ang point naman ni Heaven, I mean, sexy yung scene, sexy yung shots, pero hindi naman ang point ng eksena is magpa-sexy. It's just part of the character. So, sa tingin ko, yun yung konteksto. Pero kung gagawa, kung sabihin mo sa akin na, Ian, gawa tayo ng movie, pa-sexy. Hindi na lang. Pero kung nagkataon lang na merong eksenang, or whether psychological or physical na sexy siya, it's because it's part of the story. That's the most important part, the storytelling and the story itself. Yung pagka-sexy or pagka nakakatakot o ganito, ano na lang yun, byproduct na lang yun eh. Pero if that's, it's not the main point, when starting to do a project. Okay, thank you. Thank you. Okay, maraming salamat. Yes, Kuya. Congratulations to everyone na nakapasok yung movie nyo sa Film Fest. Gusto ko lang itanong sa inyong apat, ano ang favorite na suspense thriller na napanood nyo so far? Yung pinaka nagustuhan niya, nang gusto na apektuhan kayo ng gusto. Pwera itong ano? Hindi pa nila napapanood dyan eh. O yung napanood nyo raw? Ako nung bata, ako napanood ko yung kay Stanley Kubrick na Jack Nicholson na Shining. The Shining. Natakot ako nung bata ako doon kasi nga nag-transform si Jack Nicholson. So yun, isa sa mga favorite na thriller na movies ko, na horror. Ako recent lang, Don't Breathe. So yan lang yung mga latest. Pinanood ko rin yung Gerald's Game kasi maraming nagsasabi na kapareho daw ito ng pelikula namin. Ang layo, posas lang ang binasihan nila. Ang layo naman noon, napanood ko rin yun eh. Kaya nga, Pute Mario. Anything related yes. to this movie. So yun. Ako po, pares kami ni Ian, The Shining ni Kubrick. And recently, fan din ako ng mga pelikula ni Jordan Peele, yung Get Out. How about you, Heaven? Yeah, sasabihin ko palang same kami ni Direk about dun sa Get Out. Mm-hmm. So before this film making kasi, parang he sent me a lot of parang inspirations. Parang movie inspirations kung paano yung direction nitong Nanahimik Ang Gabi. And I've watched it, and it's so pretty. It's so nice. It's parang lumabas lahat ng emotions ko watching that kind of film. And I really hope with the audience na lumabas din yung mga emotions na yon by watching Nanahimik Ang Gabi. Okay. Heaven, nung gawin mo ba to? Kasi I know you're with Viva now, you're doing a series with them, right? Yes, pero I'm still with Star Magic po. So you're not with VAA, not with VB Artist Agency? No.
But it is produced by Viva. Mm. Yes. So, but when you did this, bago ko pa yung napunta ka sa Viva? When I did this, yes, wala pa yung movie na, yung series na yun. Yung series. From Viva. Mm-hmm. Opo. Yeah. Kay Mon naman, congratulations. Alam ko kapapanalo mo lang sa Eddie's for Arisaka. Thank you po. Ay, thank you. Thank you, Tito Mon. And you were really very effective there. So, napanood din kita sa Bula. Ang galing-galing mo rin doon. Non-speaking role and yet you're very good. So, salamat po. Do you think you have any chance of bagging the Best Supporting Actor Award here or is it a lead role? Hindi po ako. Pareho ba kayong lead ni Ian or what? I guess that... Hindi ko alam kung anong category mapupunta yung aking role. Eh. Pero... hindi po, as Ian na mentioned, hindi po kami, yung mga artista naman, hindi naman umaasa sa mga ganyan. Kumbaga, sabi nga namin, in-enjoy namin itong pelikulang to. It's a privilege na makatrabaho si Direk Shugo Praico at under pa ito ng Rein Entertainment. Isang malaking ano na po yun. Ang mas importante sa amin, mapanood ng mas marami. Yung award, bonus na lang yon kung sakali. Pero ang masasabi ko, si Ian at si Heaven, ako malaki ang aking paniniwala na manonominate sila. At baka, who knows? Para sa akin, kayong best actor at best actress sa nakita ko. Ooh. Totoo po yan, napakahusay talaga nila. Sana magdilang anghel ka. Kay Direk Shugo, what is the challenge for you of doing a suspense thriller like this? Especially you're just coming from a series na sexy, yung Secrets of an Info. So, anong naging challenge sa'yo ng vehicle na ganito? Ako po, fan ako ever since ng mga ganitong klaseng genre ng pelikula. I guess the challenge is find something new sa ganitong genre for the audience. Simula pa lang po during the writing of the script, aware na kami doon, together with my producer, si Direk Lino at si Direk Philip. We wanted the audience to see a different suspense thriller na makaka-relate lahat, makikilala yung character, hindi lang yung basta mananakot, manggugulat, kundi at higit sa lahat, merong mensahe na gustong makukuha at mag-grasp ng audience na at the same time, relatable po. Sa para sa lahat. Mm-hmm. And nung bang you were during the conception, you already had in mind na si Mon ang gagalap doon sa role nung aggressor, nung invader doon sa home nila? Definitely Mon was on the mahaba po kasi yung proseso namin ng casting eh. Of course there's schedule and everything sa logistics and all. But ayun, si Mon nung lumabas yung pangalan ni Mon, ayun na, sabi namin, yan. Siya yung ating intruder. Mm-hmm. And how about si Ian? Yes, si Ian din po, isa sa... Kasi yung role nga, nakwento nga sa kanya, the role of the chief, very tricky. Physically, he has to be charming, gupings, yung alam mong, hulog ka dito. Makita mo pa lang, makausap mo, kumanta, alam mong, eto. But at the same time, there's this corrupt soul in him. And yun, so nung, when I talked to him, and I saw his movie, yung Puti and Bliss, and yun, I knew siya yung chief, he's the chief. So yung mga characters, all of them are gray, not either black or white, so... Lahat sila may sariling flaws, ganun ba yun? Yes po, and all of them will unravel their personalities, their real selves as you watch the whole movie. Oh, looks so promising. So, my best wishes for the movie. I hope it makes it sa box office and both sa awards night. Congratulations. Thank you, Sir Mario. Thank you, Kuya Mario. Last question. Magtatanong Rich. Si Alan Policarpio of Inquirer. Ano pang gagawin? Siyempre magtatanong talaga siya, Reggie.
Hello. Charot lang. Good afternoon. So first question ko for Heaven. Aside from ito nga, your starring role sa MMFF, meron ka pang ibang series coming up. So how does it feel na lang na parang ang ganda ng momentum sa career mo? Do you feel like, you know, parang things are falling into place now? Hi, Alan. To be honest, kasi this is my first film na lead film. And napasok pa talaga sa MMFF. And I'm just so happy na parang itong film na to, it opened a lot of doors for me. So, I'm just so grateful na parang binigay nila sa akin yung chance that I can do, I can portray Mean. And so, with the momentum in my career right now, I guess it's because also I'm surrounded by the people who gives me good energy, who gives, who teaches me a lot of things. And I'm really happy. I'm busy. So, sabi ko nga eh, yun ang love life ko ngayon eh, is working. Kasi mas busy pa ako sa working kasi actually sa personal life ko. So, yes. Alright. Okay, Sir Ian naman, di ba may concert series kayo na Kilabot Titos? Yes. Do you also feel that way naman as a leading man? You know, you're getting paired with different leading ladies, young, and you know. I'm just very fortunate now. At this point, I've been busy the past few months and this whole year. You know, with the one you mentioned, Kilabot Titos with Ogie. And then we're planning to tour that in different countries also. Tapos, I also have a series ngayon sa Prime Video, One Good Day. And tapos, ito naman, MMFF. So, busy in a really, really good way na masayang-masaya ako sa lahat ng projects na ginagawa ko individually. And I think nagkakatulungan sila sa isa't isa. So, yun. I'm just very grateful. And last month, may TikTok kayo ni Heaven na nag-viral. Daming views. So, how did you react to that? And, you know, daming natuwa. And then, of course, syempre, hindi rin naman may iwasan na may mga ibang... Daming... Daming nag-alit. Daming natuwa. Daming kinilig. Parang sa'yo nag-alit eh. No? Sabi ko nga kay Kevin, bakit ganun? Eh, ikaw yung 22 years old, ikaw yung babae. Ba't parang ako yung biktima? So, di ba? Kasi yes. Daming... mga... When we did it kasi, parang ano lang siya, parang innocent fun lang, kumbaga. Parang I just saw it. Sabi ko, i-try natin to, gawin natin to. Eh, eto naman, si Papa Ian, sobrang go. So, hindi naman din namin talaga ina-expect that a lot of people would watch it and, you know, make fun. Mm-hmm. But even up to now, I still don't know what the fuzz is all about. Kasi nga, it's a video of you and then you face me and I kiss your forehead. Yeah. So, sabi ko nga, ano, may bastos ba doon? May malaswa ba sa ginawa ko? Sabi nila, hindi, yung tingin na nun nyo kasi, ganyan-ganyan. May babae nagsabi sa akin na gano'n eh. Hindi, kami as women, alam namin yung mga gano'ng tingin ni Heaven. Siguro, gano'n. Kasi as cheap and may antisiyo. Exactly. So, yung image mo daw kasi, sobrang linis. Kaya, pero yun ang maganda kasi nga may engagement and nag-curious sila and hopefully yun nga, curious enough to watch the movie. Oh, ang dami kasing girls yata nag-react na dapat daw sila yung ano, in heaven's place dun. Oo, marami na inggit. Umila ka! Diyos ko, sino ba namang hindi ano kay Papa Ian, diba? Ian Veneracion na yan eh. So nung nalaman ko nga about siya yung magiging kapartner ko, sabi ko grabe. Grabe talaga. Thank you na pumayag kang ako yung kapartner mo. So kung wala ba siyang ano, kung wala bang pamilya si Ian, Heaven, go ka ba kay Ian? With all the qualities that he have, I think kombinata siya, yes. Let's see. Nalungkot si Ian sa kombinata. Nalungkot ka doon sa kombinata. Iniisip ko kung nasa pagkatao ko nga maging sugar daddy. Mm. Just like Chief. Dati hindi eh. Pero since nakilala ko si Chief, parang, di ba? Eh, may ganung factor din talaga tayo eh. Kung may sugar, naisip ko, kung binata ako, magiging sugar baby kita. Hindi kailangan. Hindi
Hindi ka naman pang sugar baby, o nga. Ha? Dami mo sinasabi. Sabi ko, hindi talaga ako papayamig yung sugar baby. You know, so eto nga yung pinakamahirap, I think, is like loving the character na sobrang layo from you. Like, Mayan kasi sobrang dependent niya kay Ian eh. Ay, kay Chief. Sobrang, alam mo yun, lahat ng glamorous life niya, it's because of him. Sa akin, in real life kasi, she's independent, you know. Independent, financially independent. She has a career. She has, di ba, ang layo kay Mayan eh. Si Mayan sobrang, ano lang, yun na, sugar baby talaga. Uh-oh. And ano pala, what's your Christmas plans? How are you planning to celebrate Christmas? Wala. The usual, ako sa family lang sa Christmas. At nakakommit na ako sa Rein Entertainment. Mag-theater tour kami. Lilibuti namin lahat ng cinemas para magpasalamat sa lahat ng mga manonood. Actually, ngayon nga lang po ako wala po akong schedule. Ang schedule ko lang po talaga is, you know, to promote na Nanahimik Ang Gabi. And a lot of works and a lot of black screenings, which I think yun yung pinakamasaya is like, alam mo yun, parang you're working pa rin kahit holidays, ibig sabihin talagang in demand na meron kang trabaho. Minsan kasi mas gusto ko personally magkaroon ng work kesa yung lilo lang na wala akong work. So mas happy na ako ng ganito. Yes. Ako naman, since I've been very busy nga the whole year, parang ngayon, pag met day na walang schedule, mas na-enjoy ko sa bahay lang talaga. Nagkakape, nagigitara, tsaka yung walang ginagawa, yung muni-muni, ngayon na-enjoy ko talaga yun. Pero exciting rin yung matagal na akong hindi nakasakay sa float for MMFF. So excited ako for that. Excited ako sa itsura. Ano kaya itsura ng float namin? Tapos kaming magkakasama the whole day, which is masarap kasi lagi kaming may kwentuhan sa isa't isa. Hindi na ubos ang kwento namin eh. Tsaka lagi nila ako niloloko. Grabe sa mga bully. So it's something to look forward to. Yan yung promo namin. Yung mga black screenings, yung mga ganyan. Okay. Salamat. Okay, thank you. At syempre, inaantay ko pa yung tanong ni Ian Veneracion eh. Ang tagal niya mag-isip ng tanong. Eh. 'Di ba? Hindi nagde- ang tagal niya mag-isip ng tanong. No. Hawak niya yung cellphone niya, nagde-deadline siya. Nag-e-edit siya. Anyway, meron tayong pwede nating pakinggan, may message si Direk Philip King bilang isa sa mga producers at si Charm. Si Miss Charm. Sige, so, yes, and then. Right. Oh, and then, so, gusto muna nila ikaw marinig, Direk Philip, dahil ikaw ay isa sa mga producers. So, thank you everyone for being here. In behalf of Lino and Shugo, everyone that forms a Entertainment team, thank you very much for supporting us today. Ayan, okay. So, May raffle of 3 minor prizes. As a staycation at your hotel in Makati. So it's in Poblacion. If you stay there, tapos enjoy the food downstairs. Sobrang panada na gimmick. Ayan, syempre, meron tayong minor raffle. 3 minor na mananalo ng overnight stay sa U Hotel. Ano ba ito? U Hotel. Sa Poblacion, Makati. At syempre, meron tayong isang major na mananalo naman ng trip, out of the country trip. Ayan. 42. Ay, naku. Saan ito? Later na daw, surprise. China yun. Basta 4 days, 3 nights. Joke. Ayan. Yes, Sir okay. Philip. The first winner of the staycation at your hotel is Mark. Maganda Mark. Ba movie? Mark. Oh, congratulations. Maganda ba movie? Congratulations, Mark. Pag wala dito, unfair naman sa naririto. Okay. Pero nandito si Mark, kaya congratulations, Mark. Next winner ng minor nating overnight stay. And the next one is Alan Policarpio. Alan Policarpio! Nako, I'm sure hindi niyo patatahimikin ang gabi niyo sa U Hotel. And for our last winner... Sir Gorgie. Gorgie Rula. Gorgie. Sir Gorgie. Sila ni Alan Policarpio, magto 2 nights. Charot.
Ayan. Pero syempre, hihingi po ulit ng suporta at ng inyong tulong ang ating mga, ang bumubuo ng Nanahimik Ang Gabi. Yes, Ian? Yes, thank you so much. And actually, yung pinag-usapan kanina na, yun nga, nag-hope baka may maging nasa top 3 or top 4, yung mga ganyan. Sa panahon ngayon, kasi gusto lang ng lahat ng involved sa MMFF, yun nga, magbalik sine at magbalik saya tayo. And sana ma-invite yung mga tao na yun, ma-experience nila yung manood ng pelikula uli from the theater. Kasi from the cinemas, ibang-iba talaga kaysa sa bahay or sa phone or sa device. So, yun lang naman ang goal ng lahat. At sana marami manood ng Nanahimik Ang Gabi. Napakagaling ng mga kasama ko at ng director ko at ng, yun, written and directed by Shugo Praico under Rein Entertainment. Ayan. So, yung hashtag ni, na sinasabi ni Ian, yung hashtag balik sine tayo ngayong Pasko. Ayan. Pa-hashtag daw para mag-trending at marami talagang bumalik sa panonood sa sine. Yes, Heaven? Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo na binigyan niyo po kami ng oras. Please watch Nanahimik Ang Gabi. Huwag niyo po yan palampasin. And sabihin ko na ba yung ating surprise? May isa pa tayong surprise. Meron pa tayong isang surprise, pero syempre, pagkatapos yan ni Mon. Yes, maraming salamat po sa lahat ng press at media na nandito para tulungan po kami na ipakalat ang aming napakagandang pelikula. Sana eh masuportahan niyo po at malaking kumbaga ang maitutulong niyo para tangkilikin ang pelikulang Nanahimik Ang Gabi at ang buong mga entries ng MMFF. Tama po yun. Sana ay magbalik sine ang mga tao this Christmas. Thank you so much. Ayan. Siyempre, written and directed by Shugo Praico. Salamat po. Salamat po ulit sa inyong lahat. Nanahimik Ang Gabi, Silent Night. Sana po, ayun, kalat po natin yung the word that please, let's watch the movie sa MFFF. Itong pelikula po na to, handog ng Rein Entertainment para sa ating lahat. Sa pamilya, everyone, please, on December 25 ngayong Pasko. Yun lang po. Ayan. Siyempre, paingayin natin at pakitain natin ang bawat gabi mula Pasko hanggang January dito sa Nanahimik Ang Gabi. Ayan. Maraming salamat po. Pero, siyempre, Heaven? Yes, everyone. Meron tayong major raffle. Yes. 'Di ba? Ang sabi nga naman ni Mean, gusto niya ng condominium. Oh. Parang ang bibigay ka ng condominium? Parang ang naririnig ko sa ating press, gusto ata nila ng biyahe. Biyahe. Pwede ba 'yon? Trip abroad. Tapos no, sa Divisoria. Gusto kaya nila 'yon? So, simulan na po ba natin ang raffle? Ayan, okay. So, may nanalo na yung tatlong minor natin. Nanalo ng overnight stay sa U Hotel sa Poblacion. At ngayon naman, sino ang magwawagi ng trip to Jerusalem? May joke lang. Trip to yes, trip to para lang makasiguro tayo kung anong trip yan. So in behalf of Rein and our partners from Business Travel Solutions, BTS for short. And thank you to Kong Carol for this. Mumulong lang sila, to be clear. Sorry. Kinakalabit ako kanina pa ni Ogie. Ayaw raw ng economy ng press. Okay. So it's a 2 business class seats to Bangkok, Thailand for 3 nights, 4 days. Wow! 3 nights and 4 days. On that note, bago rin bunutin, we'd like to acknowledge one of our producers, Carol Lopez. Thank you. Yes. Yeah. And one of our friends of Rein Entertainment, Mr. Blue Abaya, and of course, Kobe Lopez. Thank
Okay. So here's our business. Winner. So, four days, three nights sa Bangkok, Thailand. So, airfare. Business class, dalawa. Hotel. Tsaka ano to, date night to, three nights with Ogie Diaz. Wow. Walang gusto tuloy manalo. Sana hindi ako mabunot, sabi ka na. Oh, sino bubunot? Ayan, si Direk Philip. Okay. The winner is... Baka, ano, pwede pa blind item. Number 20, Reggie Bonoan. Oh, Reggie! Naku, tuwan-tuwa si ano. Sabi niya, wag gumawin niya! Reggie, ikaw pala nanalo. Si Reggie po ang, ano, ang napakasipag na reporter, vlogger. At syempre siya rin tumulong para mag-invite ng mga kaibigan natin sa mga sa panulat at yung mga vloggers natin. So wala po itong dayaan nangyari dahil marami po ito. Oo, talagang kinalkal nila. Si Reggie palang nanalo. Ayan, makakapagpatina ka na ng buhok. Okay. Congratulations, Reggie. At syempre, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa media, sa mga vloggers at vloggers. Thank you so much. Kayo na pong bahala sa Nanahimik Ang Gabi. Paingayin po natin sila sa Pasko. Photo op. Ayan. Okay. Ale.